Wuhan or coronavirus po kasi is galing ito sa Wuhan, China. Wuhan, China kasi is ano siya, city siya sa China na meron doon yung mga exotic restaurant na nagbebenta ng mga paniki, ng mga ahas, or mga taga, or mga palaka, or anything na mga exotic food na hindi naman talaga dapat kinakain is doon na bebenta. Kaya doon sa mga high plant is nakuha nila yung napakaraming sakit, lalo-lalo doon sa paniki kasi hindi naman talaga kinakain yung paniki. Kaya doon nag-umpisa yung virus kasi paniniwala nila na yung pagkain ng paniki is ang makakabuti sa katawan nila, pero hindi. Kaya yon lalo na kami nandito kami sa Hong Kong kasi hindi mo pwedeng i-close yung border ng Hong Kong to China kasi ang Hong Kong kasi is part din siya ng China, kaya yung mga taga mainland China anytime po kasi is mag-exit sila ng Hong Kong para iwasan nga yung bakterya na nandoon sa China. Kaya pupunta sila ng Hong Kong. Kaya ang Hong Kong kayo is ingat na ingat po sa lahat ng mga pasok na galing ng China. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano po ang tamang paggamit ng surgical mask o ng filtered mask. Kasi ako hindi ko naman talaga alam to kung paano siya gamitin. Basta ako naisuot ko lang is okay na sa akin. Kasi dito po sa Hong Kong, napaka-normal na. Sa mga bahay, ganyan na meron sila mga emergency kit. Mahal po dito magpa-doktor. Saglit lang, 10 minutes, 5 minutes ka lang is libo na. Iko-convert sa pera natin. Kaya yun, nag-iingat din sila. Kaya yun, ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin yung surgical mask or filtered mask. Hey ho! Hello po mga pangyaw! Welcome back to my channel po, Rosalyn on Rosie TV. Ang pag-uusapan natin ngayon is about po dun sa virus na lumalaganap po, hindi lang po dito sa China, sa Hong Kong, Singapore, any part of Asia countries, but may English na ako tuloy, Pinas, meron na din kasi ang sabi kasi ng amo ko is, you know, Philippine government is very intelligent. Sabi niya, Hawaii, sabi niya kasi, yung they are very good, sabi niya, kasi yung mga airline nang galing ng China is hindi na talaga pinapapasok ng Pilipinas. Talagang kinat na yung mga flight from China to Pilipinas para mag-control nga or mag-spread sa Pilipinas yung virus. Kasi napakadelikado po talaga. Marami na kasing namatay doon, kaya kailangan po talaga nating magsuot ng mask or prevent. Dapat hindi mo talaga kakusutin yung mata mo or maghugas ka agad ng kamay mo, mag-sanitize ka kasi nga yung mga bacteria is mabilis po siyang kumapit kasi ang inana po nila na ang virus is galing po yun sa pagkain nila ng ahas, ng paniki. Alam naman natin is hindi talaga pagkain or hindi kinakain. Tsaka sabi din ng amo ko kasi yung mask ngayon is parang katulad sa atin, alam mo yun, nagkaroon ng pagsabog ng talis, halos doble, triple yung presyo ng mask. Dito ganun din. Ang isa pong ganito is $25 sabi ng amo ko, pero ang isang box kasi nito is $70, madami na talaga siya. Pero ngayon sinosold to, binibenta ito ng $25, kaya kasi nagkakaubusan na dito sa Hong Kong, kaya yung amo ko is nag-order sila online para magkaroon. Kasi nga hindi alam kung kailan mawawala or mapiprevent yung virus nga na kumakalat. Kasi para siyang SARS. Yun nga, SARS na nga siya. Kasi napakadelikado po talaga. Ang bilis kasing kumalat yung sabaga mo. Ubuhin ka lang, lalagnatin ka lang. Yun na. Ganun yung sintomas niya. Kaya yung tuturo ko po sa inyo kasi ako hindi ko naman talaga alam. Nalaman ko lang na nito ako sa Hong Kong. Kasi nga, sila kasi is pag inubukas, nipun na kailang magmask ka. Kasi ang mga bahay dito, halos karamihan, is meron silang mga emergency kit. Tutol, meron sila nito. Face mask, mga band-aid, meron sila mga ganon, or kahit na anong pang emergency lang na mga ghost pads, ganon, na pwedeng itapal sa sugat or sa mga lagnat, yan, basta alam mo nyo na yung mga emergency kit, ganon. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po ang tamang paggamit ng mask, kasi itong mask is may dalawang kulay siya, blue at saka white. Ang ibig sabihin po kasi, pag itong white, yan, is hinarap mo sa'yo, katulad nito. Yan. Tapos, ang blue is nasa labas. Ang ibig sabihin nun is, ikaw yung masakit,
ayaw mong makahawa. Kaya ito yung blue is nasa labas. Kumbaga yung virus na nasa katawan mo is ayaw mong mag-spread, ayaw mong makahawa sa iba. Kaya itong white is nakatakip sa'yo at nahulog. At saka itong blue is nasa labas. Pag ito naman, halimbawa itong white is nasa labas, itong blue is nakaharap sa'yo. Pag ganyan, ang ibig sabihin nun is ayaw mong mahawa ng virus or bacteria man na galing sa labas. Kaya ang tamang paggamit po nito is yung white is nasa labas at saka yung blue is nasa loob. Kasi may iba-ibang kulay siya, may pink, may gray, may green, ganyan. Kasi ito blue siya. May iba po kasi ang kulay. Meron namang all white, meron namang all black, ganon. Pero ito kasi, pag ganito yung face mask is meron siyang ano, meron siyang kahulugan or meron siyang meron siyang kahulugan kung paano siya gamitin. Kaya yun, mag-ingat po tayong lahat. Maghugas ng kamay, huwag pong kusutin ang mata. Hanggat maaari, maghugas agad ng kamay, tapos mag-mask. Kasi madali na lang gamitin ang mask. Ganyan lang. Kasi may parang alambre siya dito. Adjust mo lang yan. Siyempre, kung ano, makahinga ka ng maayos. Ganun. Kasi ganyan lang. Ganyan lang naman ang pagsuot ng mask, napakadali. Pero ako na konting idea kahit lang po dito sa paggamit ng mask. Kasi marami po ang nalilito. Kahit ako nung una is nalilito ako. Bakit ang nakikita ko palagi is blue yung nasa labas at saka white yung nasa loob. Nung nalaman ko na dapat pala talaga ang tamang paggamit ngayon, lalo na sa virus, sa bakterya na lumalaganap, is ang white ang nasa labas, ang blue is nasa loob. Kaya po, mag-ingat po tayong lahat, lalo-lalo dito sa, kasi may, meron na namang case ngayon ng galing na, ano, ng China na isamang paggamit, hindi lang basta isuot mo is, ano, hindi, pag sinuot mo, hindi yung, sabi na kamas ako, hindi na ako mahahawaan, pero may tama palang paggamit kung paano gamitin yung mask. O, nakapagbigay ako ng kaunting idea kahit po sa kaunting paggamit lang ng surgical mask o ng filtered mask, hindi lang po sa akin kapwa o if daunting idea sa inyong lahat. Sa susunod po ulit na video, mag-ingat po tayong lahat. Napakadelikado po ang virus ngayon na nandiyosan kung lalo na malamig dito sa Hong Kong. Ngayon, mahangin siya. Kaya pag ano, hinahangin yung ano, yung mga bakterya nga na galing sa ibang tao, lalo na pag inuubo, is madali kang makapitan. Kaya ingat po. Kaya ang inukuha minsan kahit makati siya, hindi ko siya kinakamot, hinahayaan ko lang kasi natatakot din ako. Kaya yun, maraming salamat po sa so, palo na aking video. Susunod po ulit. Bye!